bilang kinatawan na sambayan ng Kristiyano ka nagagalakong tanggapin ang inyong anak sa pamamagitan ng pagkukrus sa kanilang noo. Ang unang maglalagay ng krus sa noo ay ang tatay. Tatay, tapos ng tatay, mga inay naman ang maglalagay ng tanda ng krus sa noo. Pagkatapos ng tatay,
pampalagi ang panalangin kay Santo Tomas de Aquino. Mahal naming Santo Tomas ng Aquino, pintakasi tagapangalaga ng aming sambayanan, uliran at tanyag sa katalinuhat karunungan, maging sa kababaang loob at kabanalan. Kami nagsusumamo sa inyo na ipanalangin sa Poong Diyos upang kami pagkalooban ng biyaya ng karunungan, natupdin po lamang ay ang kanyang banal na kalooban at gayon din ang kasigasigan na buong kababaang loob na magpailalim at magpahinuhod, na ganapin po lamang ay ang kanyang kagustuhan at tumalima sa kanyang banal na salita. Sa inyong tulong at panalangin at pagtulad namin sa inyong halimbawa, kami po naway maging mapagpaubaya at walang maging ibang hangarin at mithiin, kundi ang tahakin ang landas ng kabanalan sa pagsunod at pagtulad sa kanyang bugtong na anak, upang kami man po ay makabahagi sa inyong tagumpay at makamta ng kaganapan ng buhay, kapiling ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu sa makalangit na tahanan. Amen. Horatio Imperata Lipensis, Amang mapagmahal, patuloy po kaming humihingi ng iyong awa laban sa pandemya na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng buhay. Tunghayan mo kaming lahat at ipagadya ng iyong mapaghilom na kamay sa anumang panganib ng karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo pa kami sa pag-asa at pananampalataya. Pagpalain mo ang mga pagsisikap at pag-iingat na wakasan ang pandemyang ganito. Gabayan mo pa ang mga dalubhasang tumutuklas na mga paraan at lunas na masugpo ito. Bendisyonan mo ang mga nag-aasikaso sa mga may sakit ng buong husay at tiyaga. Lagi silang ipagsanggalang sa kanilang paninindigan at pagkukusa na makatulong. Itinataas namin sa iyo ang mga nagluluksa at nagdurusa. Gumaling na sana ang mga nagkakasakit at ang mga nagsipanaw ay sumalangit nawa. Salamat po sa ilang bakunang natuklasan sa patnubay mo. Sana ang mga ito ay laan sa lahat at abot kaya ng lahat. Kung ibig po ninyo, maisa katuparan nawa ang matagumpay at kapaki-pakinabang na programa ng pagbabakuna sa lahat. Isagawa nawa namin ang iyong awa, malasakit at pagdamay sa mga nangangailangan. Matapos na sanang pinagdadaanan namin ito upang mabuhay kami ng malusog, masaya at banal sa pamamagitan ni Kristo. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na ina ng Diyos, dinggin ang aming pakiusap at ipagadya kami sa lahat ng kasamaan. Amen. Mahal na Birhen ng Kaisasay, mapagpagaling sa may sakit. Poong San Jose Patris Corde, San Rafael Arcangel, San Roque, San Ezequiel Moreno, Santo Tomas de Aquino. Ang lahat po ay magsiupo. Atin pong pinasasalamatan ang atin pong mga sponsors ng Parol ng Pamilya, ang Maximilian Sales and Services Incorporated, DeFeo and Javid Family, Taktakan and Sumang Family, Fortus Family, Edwin, Mary Jean and EJ Magnaye, Ludi Tolentino and Family, Narcisa De Castro and Family, Tino and Esther Francisco and Family, Baby Di Mayuga and Family, Maria Fede Mapilis and Family. Sa panganag na nais pong maging sponsor ng ating parol ng pamilya, maaaring makipag-ugnayan po tayo sa opisina ng parokya. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon po, tayo po ngayon ay nasa ika-apat na linggo sa panahon ng pagdating ng Panginoon. Isama po natin sa ating panalangin sa pagdiriwang ng banal na misa ang pasasalamat mula sa Couples for Christ Santa Maria, Brother Hermie and Sister Frenny Franca, Tanya Franca and Family, Brother Don and Sis Mean Vitalicio and Family, Brother John and Sis Judy Laroya and Family, Brother Ernie and Sister Joe Antranya and Family, Brother Ray and Sister Mean Gayorgor and Family, Brother Nilo and Sister Mayet Bondoy and Family,
Brother Rodel and Sister Melanie Barcenas and family, Brother Rodel and Sister Deng Soriano and family, Brother Arthur and Sis Melanie Pecania and family, Brother Robert and Sister Karen Macam and family, Brother Lando and Sister Roxanne Labong and family, Brother Alan and Sister SP Silfaban and family, Brother Lito and Sister Lydia Fabul and family, Brother Roque and Sister Mirna Nunez and family, Joker and Sister Flor Aguinaldo and family, Brother Dennis and Sister Miriam Parami and family, Brother Leslie and Sister Sally Tabornal and family, Sister Cynthia Lumbera and family, Sister Ellen Alanige and family, Ricardo and Merly Timaho and family, Jenry and Mary Grace Tayam and family, Brother Ray and Sister Joy Lopez and family, para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Vivian Bondoy, Domingo Laroya, Adoracion Poneferrada, Leticia Trania, Feliciano Trania, Jesus Santua, Reynaldo Villamor, Andres Alanige, Eugenio De La Torre, Jason Vitalicio, Sabina Timaho, Graciano Balba, Romeo Ortega. Pamisang handog pa rin po mula sa Couples for Christ, Santo Tomas Chapter, Brother Flabby and Sister Laarni Nobepria and family, Brother William and Sister Melody Lacanya and family, Brother Gilier and Sister Leslie Abdon and family, Sister Dolly Domingo and family, Brother Brian and Sister Heidel Pascual and family, Brother Lito and Sister Alma Calda and family, Brother Pons and Sister Sally Larita and family, Brother Normel, Sister Sally Sulpicio and family, Brother Eric and Sister Glenda Layumas and family, Brother Enrico Jr. and Sister Catherine Layumas and family, Brother Jimmy and Sister Maris Malabuyok and family, Brother Ezekiel and Sister Feli Danganan and family, Brother Rainier and Sister Emma Clado and family. Pasasalamat pa rin po sa pagdiriwang ng kanilang anibersaryo ng kasal mula kay Brother Russell and Sister Miles Nandicho, Brother Frank and Sister Lenny Huiso, para sa personal intention ni Brother Brian, Sister Heidel Pascual, Brother Russell and Sister Miles Landicho, Brother Mark and Sister Gasel Okba, para sa kapayapaan ng mga kaluluwa ni Sister Elma Layumas, Sister Philomena Layumas, Brother Enrico Senior Layumas. Isama pa rin po natin sa ating panalangin sa pagdiriwang ng banal na misa ang mga nag-alay po ng kanilang pamisang pasasalamat mula sa Galaxy Cable Corporation, Jesus and Marcy Medina and family, Baby Dimayuga and family, Alice Cacao and family, Carol Marelia Topacio, Teresita Torres and family, Larry and Yoli Austria and family, Mario and Tina Carandang and family, Linda Punsalan and family, Ruelito and Cynthia Sanchez and family, Leticia Silva and family, Antonio and Aluja Manarin and family, Martin and Aleli Isidra de Chavez and family, Hill and Crisel Tucino and family, Engineer Fernando and Connie Tapang and family, Engineer Fernando and Connie Tapang and family, John, Eric and Susano family, Paul, Charlene and Sydney Dimaapi and family, Abundio and Shonita Enriquez, Bidena and Kamakan family, Technoman Crew Management Company and Diamantis, Rogan and Loli Dimagpi and family, Kalaulaw and Manggaban family, para po sa karangalan ng Holy Family, pamisang pasasalamat mula kina Jesus and Marcy Medina and family, Alice Cacao and family, Baby Dimayuga and family, Remy Carandang and family, Noli and Mendy Maligaya and family, FN Maris and Edelweiss Marasigan, Mark Emmanuel and Joanna, and si Haya Emeline Marasigan, Ludi Tolentino and family, Shodi and Doktora Jasmine Nadal and family, Edwin, Mary Jean and EJ Magnaye, Crisauro Jr. and Mirna Hernandez and family, para po sa karawan,
pamisang pasasalamat para sa karawan ni Leonida Bahamundi. Para naman po sa nagdiriwang ng anibersaryo ng kanilang kasal, pamisang pasasalamat ni Abundio and Shonita Enriquez. Para sa kahilingan ni Yasmin Tolentino at ni Vice Mayor Armenio Silva and family. Special intention for the healing and recovery ni Etang Moreto and Mary Magdalene Monsones. Para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Chodosha Juanito and Marlon Hernandez, Yosabel Hernandez, Emeterio Ehenario Peralta, Eufrasio Calzado, Jose Umali, Ernesto Susana and Leonila Del Mundo, Alexander Garcia, Eduardo Mena and Enrico Caballes, Delphine Concepcion and Juanita Luchavez, Sixto Resilio, Lorenzo Dayaganon Sr., Narciso Marceliano and Lorna De Castro, Lilibet Navarro Morales, Rufina Maloles, Gregorio Lantin Jr., Lala Lantin, Prevado Evangelista, Maricar and John Sear, Oscar Moreno, Napoleon Malapascua, Isagani Libang at lahat po ng mga kaluluwa sa purgatorio. Maraming salamat po. Isama pa rin po natin sa ating panalangin ang pamisang para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Raymond Arau, John Ray Arau, Florentino Arau Sr. At ang ating pong sponsor ng pagsisindi ng kandila ng Adbiento ay sina Mr. and Mrs. Efren Marasigan and family. Maraming salamat po. Thank you.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magandang umaga sa inyo, bayan ng Diyos. Purihin natin at sambahin ang Panginoon sa ating pagtitipon ngayon para sa banal na misa ng ating ikaapat at huling linggo ng ating paghahanda para sa pagdating ng araw ng pagsilang ng ating manunubos. Patuloy nating parangalan ang mahal na Birhen Maria at ang kanyang kabiyak na siya poong San Jose, at patuloy nating ihingi ng masaganang awa sa Diyos ang lahat ng pamilya dito sa atin sa Santo Tomas at sa buong sangkatauhan. Aminin natin muna at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan nawa lagi tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin sa lahat ng kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kasihan niyo kami ng inyong pagmamahal upang kaming nakabatid sa pagbabalita ng anghel tungkol sa pagkakatawang tao ng anak niyo ay makapakinabang sa kanyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus. Sa pagsapit namin sa pagkabuhay niya sa langit, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Mikas. Ito ang sinasabi ng Panginoon: Bethlehem Ephrata, bagamat pinakamaliit ka sa mga angkan ni Huda, ay sa iyo magmumula ang isang magahari sa Israel, ang pinagmulay buhat pa ng una, mula pa noong unang panahon. Kaya nga, ang bayan ng Panginoon ay ibibigay niya sa kamay ng mga kaaway hanggang sa isilang ng babae ang sanggol na magahari. Pagkatapos, babalik sa Israel ang nalabi sa bansang ito. Pagdating ng Haring Yaon, pamamahalaan niya ang Israel sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon. Taglay niya ang kadakilaan ng pangalan ng Panginoon na kanyang Diyos. At ang Israel ay mamumuhay na ligtas sapagkat ang Haring Yaon ay kikilalani ng buong sanlibutan. Sa kanya magmumula ang kapayapaan natin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Akitin mo, Poong Mahal, iligtas kami tanglawan.
Akitin mo, Poong Mahal, iligtas kami tanglawan. Pastol ng Israel, kami ay pakinggan. Mula sa trono mong may mga kerubin, kami ay tulungan. Sa taglay mong lakas, kami ay iligtas at tubusin sa hirap. Akitin mo, Poong Mahal, iligtas kami tanglawan. Ika'y manumbalik, O Diyos na dakila, pagmasdan mo kami mula sa itaas, at ang punong ito'y muling pagyamanin at iyong iligtas. Lumapit ka sana, ang puno ng ubas na itinanim mo ay iyong iligtas. Yaong punong iyon na pinalagumot iyong pinalakas. Akitin mo, Poong Mahal, iligtas kami tanglawan. Ang lingkod mong mahal ay iyong ingatan. Yamang hinirang mo ay iyong ipagsanggalang. Iyong palakasin bilang isang bansang makapangyarihan. At kung magkagayon, magbabalik kamit di na magtataksil sa iyo kailanman. Kami pasiglahin, aming pupurihin ang iyong pangalan. Akitin mo, Poong Mahal, iligtas kamit tanglawan. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Noong si Kristo'y manaog sa sanlibutan, sinabi niya sa Diyos, "Ang mga hain at handog na mga hayop ay hindi mo ibig, kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging hain. Hindi mo kinalugdan ang mga handog na susunugin at ang mga handog dahil sa kasalanan. Kaya't aking sinabi, narito ako, O Diyos, upang tukdin ang iyong kalooban ayon sa nasusulat sa kasulatan tungkol sa akin." Sinabi muna niya, "Hindi mo inibig o kinalugdan ang mga hain at handog na mga hayop, mga handog na susunugin at mga handog dahil sa kasalanan, bagamat ito'y inihahandog ayon sa kautusan." Sa kaniya sinabi, "Narito ako upang tukdin ang iyong kalooban." Inalis ng Diyos ang unang handog at pinalitan ng handog ni Kristo. At dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, nilinis tayo ni Hesukristo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng minsang paghahandog ng kanyang sarili at iyo'y sapat na. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Hindi nagtagal at si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria,
Naggagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo sa Elizabeth at buong galak na nagsabi, pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati, ay naggagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka, sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ipinagdidiwang natin ngayon at ating sinisimbahan ang banal na misa ng ikaapat at huling linggo sa panahon ng Adviento, preparasyon para sa pagdating ng araw ng pagsilang ng Panginoong Jesus. At ikinukwento sa atin ang mabuting balita, ang ginawang pagdalaw ng mahal na Birhen Maria sa kanyang pinsang si Elizabeth na nabalitaan niya mula sa Anghel Gabriel na ito ay nasa ika-anim na buwan na ng pagdadalang tao. Ang kanyang magiging panganay sa kanyang katandaan. Maraming bagay na nakakapagtaka sa narinig nating mabuting balita. At meron naman tayong kakayahan na usisain ang nalalaman nating ito batay sa banal na kasulatan. Hindi kapanipaniwala, ngunit ipinagtapat ng anghel na kahit baog si Santa Elizabeth ay siya'y minarapat ng Panginoong Diyos na magkaroon ng anak. Ikalawa, ang mahal na Birhen Maria ayon mismo sa kanyang sinabi, walang nakikilalang lalaki, ngunit minarapat ng Panginoong Diyos na maglihi at magdalang tao sa mismong anak ng Diyos. Ikatlo, nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Hindi ba't ang bata sa sinapupunan ni Elizabeth ay anim na buwan pa lamang? Naramdaman na kaagad nung bata na hindi pa naiisilang na mayroon silang bisita sa bahay. May malay na ang bata kahit pala anim na buwan pa lamang. Sapagkat sinabi ni Elizabeth, ramdam niya, naggagalaw. Sa ibang kwento'y lumukso sa tuwa ang sanggol. Kaya sa gitna ng ating pagtataka, ay ibinibigay natin sa Panginoong Diyos ang ating paniniwala, ang ating pananampalataya, sapagkat sabi nga mismo ng anghel, sa Diyos walang imposible. Walang hindi mapangyayari ang Diyos. Kaya ito'y nagtuturo sa atin
sa mga pagkakataong wala na tayong maiisip pang gawin. Isuko natin sa Diyos at ang Diyos ang gagawa ng paraan. Kaya isang magandang halimbawa ng pakikipagkapwa ng malasakit na ating pinagnilayan kahapon sa lahat ng ating mga simbang gabi sa buong Batangas, yung malasakit ng mahal na Birhen Maria na kanyang dalawin ang kanyang pinsang matanda na. Hindi lamang itinuloy sa atin ang kwento, tumigil si Maria ng 3 buwan sa bahay ni na Elizabeth. Kaya nagtaka si Elizabeth, sino ako para dalawin ng ina ng aking Panginoon? Taliwas sa ating paminsan-minsan ay nagiging bukang bibig, kilala mo ga ako? Baka hindi mo nakikilala kung sino ako. Merong kapalaluan, merong kahambugan na pananalita. Ngunit, kahimat siya'y napakadakila at bukod na pinagpala, wala tayong narinig na salita mula sa Birhen Maria. Sa halip na siya ang mag-intay ng dalaw, sapagkat ang kanyang ipinagdadalang tao'y ang tagapagligtas, ang pinakaiintay ng sangkatauhan sa loob ng 4,000 taon, minarapat ni Maria na siya ang dumalaw sa kanyang pinsan. Yun din siguro, mga kapatid, ang isa sa mga aral na maaari nating kunin sa ating pagninilay. Gamitin natin ang panahon ng Pasko sa pagdalaw, may pandemic man o wala, sa mga taong matutuwa kapag ating dinalaw. Na sa halip na tayo'y mag-intay, ay tayo ang yumagyag. Tayo ang sumagsag. Sapagkat ang anumang pagdalaw, katulad ng ginawa ng mahal na Birhen Maria kina Elizabeth, ay nagdadala ng grasya. At yun ang isa pang gusto ng Diyos na mangyari. Tayo'y maging tagapagdala ng kanyang grasya sa ating kapwa. Kayo, mga magulang, sa inyong mga anak. Kayo, mga anak, sa inyong mga magulang at sa inyong mga matatanda. Kayo, mga millennials, sa inyong mga kapatid at kamag-anak. Hindi lamang kaibigan, hindi lamang syota ang dadalawin. Pamilya muna. Ang dinalaw ng mahal na Birhen Maria ang kanyang pinsang si Elizabeth. Hindi niya dinalaw si San Jose. Kaya kahit sa ganyang pagdiriwang ng Pasko, mga kapatid, siguro'y masasabi nating huwag niyo na munang dalhin ang inyong mga syota sa bahay. Bigyan niyo ng panahon ang inyong sariling pamilya na mag-enjoy kayo sa isa't isa. Huwag muna kayong magsama ng hindi niyo kaano-ano. Kahimat yaan ay binabalakan ninyo na maging miyembro din ang pamilya pagkatapos. Pero may kanyang panahon para dyan.
At kung kayo may niyayaya ng inyong boyfriend o ng inyong girlfriend na pumunta sa kanila sa Pasko, try to refuse. Wag muna. Wag muna ngayon. Pamilya muna natin. Wag nating agawin ang ating kapwa mula sa kanyang pamilya. Pwede kaya yun? Father, nasasabi niyo lang yan kasi wala kayong syota. Ang isa pang doktor ay makakapagpagaling ng pasyenteng may kanser, kinakailangan bang ang doktor ay may kanser din? Hindi. Priorities, mga kapatid. Yan siguro ang mainam na ating pag-isipan ng malalim. Priorities sa buhay. Siguro, pagkatapos ng Pasko, ito lang, haba naman ang Pasko. Hanggang January 6. Kung gusto pa ninyo, hanggang piyesta ng Senior Santo Niño, yan ang inyong ilaan na panahon. Pero, yayamang hindi naman lagi natin makakasama at hindi natin tukoy kung kailan aalis ang ating ama't ina, ang ating lolo at lola. Sila na muna ang pag-ukulan natin ng panahon. Kahit walang pagkain sa loob ng bahay, kahit luma ang damit, okay lang yun. Tumigil si Maria ng 3 buwan sa bahay ni Elizabeth hanggang sa ito ay makapanganak. Hindi kaya sana'y binigyan na muna ng importansya ni Maria ang kanyang sarili sapagkat hindi naman basta-basta ang kanyang dinadala sa sinapupunan. Ang daladala niya'y tagapagligtas, manunubos, Mesiyas, Kristo, anak ng Diyos. Kaya dito ay maaaring lihim na sinasabi sa atin ng pagbasa, wag na muna ang ating sarili ang ating intindihin. Diyos muna, kapwa, bago pa ang sarili. At siguro'y maiiba ang ating Pasko 2021. Magiging kaiba sa naging Pasko natin ng isang taon na kasagsaga ng pandemic. Ay, Father, may pandemic nga ho eh. Ay, di mag-ingat ka. Mag-double face mask ka. Kung gusto mo yung mag-face shield ka. Mag-social distance kayo sa iyong pagdalaw. Kailan mo pa dadalawin? Pag nakaburol na. Kailan mo hahawakan ng iyong mami, ang iyong ina, ang iyong ama, ang iyong daddy, kapag patay na? Ay umiyak ka man ng isang katerba, hindi naman yan makikita ng iyong ama't ina. Lumuha ka man ng gapalanggana, hindi na rin malalaman yan. Manapa, habang nakakaaninaw pa, ang iyong lolo at lola at ang iyong ina't ama, puntahan mo na. Habang nakakarinig pa sila at habang sila'y nakakakilala pa, puntahan mo na. Bago maging huli ang lahat. Kaya? Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa
Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinararoonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto tuhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, hindi natin madadaig sa kagandahang loob ang Panginoong Diyos. Sa takdang panahon, ipagkakaloob niya ang mga hangarin ng kanyang bayan, kahit ng ating mga pansarili. Buong pagtitiwala tayong lumapit sa Kanya. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Kahit sa gitna ng mga pag-alinlangan, naway patuloy tayong magtiwala sa Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tulad ni Zacarias at Elizabeth, ang mga magulang naway tanggapin ang mga supling ng may pagmamahal at pananagutan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa mga kabataan, naway maraming bukas palad na tumugon sa panawagan, sa pagpapari at buhay na nakatalaga sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway pagalingin ng Panginoon, at ang mga nasa bingit ng kamatayan ay magkaroon ng kapanatagan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga mamayapa, naway tanggapin sa kagalakan ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin, alang-alang kay Kristo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapuri-puri ka, Diyos na mang lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob na rito ang aming maiaalay mula sa lupa at bunga ng aming pagawang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos na mang lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob na rito ang aming maiaalay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming pagawang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng inyong Espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman.
Manalangin kay mga kapatid upang itong ating sama-samang paghahayin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay naming nakahain sa inyong dambana ay pabanalinawa ng paglukob ng banal niyong Espiritu na pumuspo sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria upang siya'y magdalang tao at magsilang sa inyong anak na siyang namamagitan magpasa walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamat. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na kay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo naming Panginoon. Ang pagsusugo niyo sa kanya'y ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya'y pinanabikan ng mahal na Birheng kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espirituong Banal. Ang pagdating niya inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandahan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami po'y nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa inyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa inyong kadakilaan. Manaming banal, kayo ang bukal ng Tanang Kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin yung banal mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at tugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagatihati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagar at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayundin naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at ininin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay pagaling sa wakas ng Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng inyong anak, kaya't iniaalay po namin sa inyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami inyong minarapat na tumayo sa harap niyo para maglingkod sa inyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at tugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin niyo ang inyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin niyo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francis na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin niyo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan niyo sila at patuloyin sa inyong kaliwanagan. Kaawaan niyo po't pagindapat kaming lahat na makasalo sa inyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang Poong San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaysa ng mga apostol, ang Santo Patron, Santo Tomas de Aquino, San Ezequiel Moreno at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa inyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal niyo sa pamamagitan ng inyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Awitin natin ang panalangin ng mga anak ng Diyos. Thank you.
Hinihiling namin kami po iatya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi niyo sa inyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo ang aming pananampalataya. Huwag naman po ang aming mga kasalanan. Pagkalooban niyo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa inyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kodero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Sasagawa po natin ang second collection para po sa ating matatanda at may sakit na pari sa archdiocese. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, amin ang pinagsaluhan ng piging na nagbibigay buhay. Habang papalapit ng papalapit ang dakilang kapistahan ng Pasko, lalo nawa kaming lahat makinabang ng buong pananabik sa pagiging karapat-dapat sa pagdiriwang, sa pagsilang ng anak niyo, na aming tagapagligtas at tagapamagitan, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa sinodo ng mga obispo. Narito po kami, O Espiritong Banal, natitipon sa inyong pangalan. Kayo ang tanging naming gabay. Manahan po kayo sa puso namin. Ituro ang daan na dapat tahakin at paano nararapat itong taluntunin. Kami ay mahina at makasalanan. Huwag nawang kaming gulo ay pagmulan. Niiligaw kami ng kamangmangan na pati pagkilos nami maaapektuhan. Tulutan po ninyo kami magkaisa upang magkalakbay kaming sama-sama patungo sa walang hanggang buhay ninyo nang di lumalayo sa tama at totoo. Ang biyayang ito'y inyo pong ibigay. Yayamang kayo saan man at kailanman ay Diyos na nagmamahal, kaisa ng Ama at ng Anak, magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po'y magsiupo para sa mga patalastas. Ipinagbibigay alam po sa lahat na si Reverendo Miguel Idayan Sandoval mula sa St. Mary Eupresia Parish, Batangas City, ay tatanggap ng sakramento ng pagkapari sa 3 ng Enero, taong 2022, Lunes sa ganap na 9 ng umaga. Kung kayo po ay may nalalamang impormasyon na magiging hadlang sa nabanggit na ordinasyon, ay mangyari pong ipagbigay alam agad sa opisina ng ating parokya. Maraming salamat po. Pinasasalamatan din po namin ang mga sponsor po ng Parol ng Pamilya, ang Maximilian Sales and Services Incorporated, DeFeo and Jabid Family, Taktakan and Sumang Family, Fortus Family, Edwin, Mary Jean, and EJ Magnaye, Ludi Tolentino and Family, Narcisa De Castro and Family, Tino and Esther Francisco and Family, Baby Di Mayuga and Family, Maria Fede Mapilis and Family. Sa lahat po na nagnanais pang maging sponsor ng ating Parol ng Pamilya, pumunta lamang po sa opisina ng ating parokya. Ganun din po, pinasasalamatan din po namin ang naging Advent Candle Sponsor, ang sina Mr. and Mrs. Efren and Maris Marasigan. Maraming salamat po.
Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang Committee on Altar Server po ay nagaanyaya sa mga kabataang lalaki na may edad na 12 pataas. Kami po ay magkakaroon ng formation sa darating na Enero. At ang mga requirements po ay Xerox copy ng vaccination card and First Communion Certificate. Sa karagdagang impormasyon po, makipag-ugnayan lamang po sa akin or sa page po namin at Altar Server St. Thomas Aquinas Parish. Maraming salamat po. Ang lahat po ay magsitayo. Uulitin ko po lamang ang pagpapasalamat ng ating parokya sa mga nag-sponsor ng ating mga bagong parol. Tingnan po niyo yung mga parol na yan. Sinunod po namin ang tip ni Brother Oji na kami ay pumunta ng Barangay Katuray sa bayan ng Gerona, Tarlac, at ipinasadya natin ang 20 parol na yaan para naman maging lalong maganda ang ating simbahan. Kasing ganda ninyo. Salamat po ng madami. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo lagi na makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naganap na natin ang banal na misa. Taglay ninyo sa inyong pag-uwi ang masaganang awa ng Panginoon. Salamat sa Diyos.